Magandang araw! Andito na naman po tayo para sa isang alamat, ang alamat ng durian. Sa isang bayan sa Mindanao ay may matandang babae na lalong kilala sa tawag na Tandang During. Nakatira siya sa paanan ng bundok. Ang maliit niyang kubo ay nakatayo sa gitna ng malawak niyang bakuran na naliligid ng mga puno. Si Tandang During ay karaniwan ng ginagawang katatakutan ng mga ina sa kanilang malilikot na mga anak. Sabi nila ay lahi ito ng mangkukulam kung kaya't dapat iwasan. Si Tandang During ay nasanay ng mamuhay mag-isa. Mula nang mamatay ang asawa at mga anak ay hindi na siya umalis sa paanan ng bundok. Tahimik siyang tao at dahil matanda na ay mas ibig pa niyang asikasuhin na lang ang mga tanim na halaman. Masungit si Tandang During, kaya iniiwasan ng mga tao. Noong kamamatay pa lang ng mga mahal niya sa buhay, ay marami ang nag-alok ng tulong, ngunit tinanggihan niya. Sa gayon, ay unti-unti na ring lumayo sa kanya ang mga tao, hanggang maging panakot na lamang siya sa mga makukulit na mga bata. Ilang taon na nagdaan, ang dati na makukulit na mga bata ay malaki na. Ngunit si Tandang During ay ganun pa rin. Nag-iisa sa kubo, sa paanan ng bundok, at hindi nakikisalamuha sa mga tao. Isang gabi ay itinaboy ng hanging amihan ang isang kakaibang amoy sa komunidad. Hindi nila alam kung ano ang amoy na yon at kung saan galing. Nanatili ang amoy ng sumunod pang mga araw at patindi ng patindi. Nagpa siya ang mga tao na hanapin ang pinanggagalingan ng amoy. Nagkaisa silang puntahan ang kubo ni Tandang During at natiyak na doon ang gagaling ang amoy. Hinanap nilang matanda, ngunit hindi nila ito nakita. Sa halip ay nabaling ang pansin nila sa isang puno na ang mga bunga ay may matitigas na balat at matatalim na tinik. At dahil sobrang hinog, ay nagsisimula ng bumuka ang mga prutas. Isang lalaki ang umakyat sa puno para kumuha ng bunga. Nagtakip sila ng ilong nang buksan ang prutas, pero pare-pareho sila ring nasarapan sa lasa ng prutas na yon. Nagsipita sila ng mga bunga at inuwi sa kani-kanilang bahay. Nang may makasalubong silang isang matanda na taga-ibang lugar at tinanong kung anong dala nilang prutas, ay iisa ang sagot nila. Bunga ng tanim ni Tandang During yan, sabi nila. During yan ang pagkakaintindi sa kanila ng matanda. Kaya nang bigyan nila ito ng bunga at tinanong ng mga kakilala kung ano yon, ay sinabi nitong ang pangalan ng prutas ay During yan. Kalaunan ay naging Durian. Alamat ng Durian. Hanggang sa muli, don't forget to subscribe and like.